Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Pa-support Gcash po sana mga master, salamat. Paki-like, share and subscribe. Maraming salamat and God bless. Kabanata 1734. Ang doktor ng diwata ay talagang magkukusa na maglaban ng damit ng isang lalaki at ang lalaking ito ay siya ring lalaking pumatay sa kanyang kapwa disipulo. The asterisk man ito. Pinigilan ni Michael ang pagnanasa na magsuka ng dugo mula sa kanyang galit at sinabing, "Trey, hindi ko alam kung wala kang utak o spineless. Ang pagpatay sa isang tao ay hindi kailanman tungkol sa brute force, ito ay tungkol sa paggamit ng iyong ulo. Kailan kita hiniling na labanan ang batang iyon? Naiintindihan mo ba kung ano ang scheming? Gumamit ng mga scheme. Ikinalulungkot kung ginawa kitang deputy commander. Kahit si Vivian Taylor ay mas malakas kaysa sa iyo. Enough, bantayan mo na lang ang bata. Huwag siyang masyadong mapalapit sa fairy doctor. Papunta na ako ngayon." Ngunit dinala ng fairy doctor ang batang iyon sa kanyang tirahan. "Ano ang sinabi mo?" Pagkatapos bilisan at bantayan siya. "Go!" Si Richard asterisk. Nang matapos ang tawag, tumingin si Michael kay Colton at sinabing, "Pare, gusto kong pumunta sa Flying Eagles Academy saglit." Nagsalubong ang kilay ni Colton. Si Jade ay nagdala ng mga tao sa Myriad Demon Valley ngayon at maaaring hindi siya makalabas. Kahit na gawin niya ito, maaaring siya ay malubhang nasugatan at walang higit sa isang mapagkakatiwala ang tao dito. "Ikaw ay nasa puntong ito. Bakit mo gustong pumunta sa academy?" "Nakatanggap lang ako ng balita na ang Beastard na pumatay kay Maxwell ay isang high-level alchemist na kahit ang fairy doctor ay mas mababa sa kanya. Ano?" "Pare, sa tingin ko iyon ang dahilan kung bakit gustong protektahan siya ni Jade kahit na nasa panganib ng kamatayan. Sa paglipas ng mga taon, ang cultivation ni Jade ay natigil sa Advanced Tribulation Crossing. Kung gusto niyang sumulong pa, talagang imposible sa hindi kumpletong mga panuntunan at regulasyon sa mundong ito. Kung may makakatulong sa kanya na pinuhi ng isang The Wispil, iba ito. Kaya kailangan kong pumunta at patayin siya." Pinag-isipan ito ni Colton ng ilang segundo. Tapos umiling siya. "Kung kailangan ni Jade ng The Wispil, sinasabi mo bang hindi ko kailangan? Anong ibig mong sabihin, ama? Pumunta ka sa academy at humanap ng paraan para madala siya dito. Ito ay dapat gawin ng malinis. Tutulungan kita ni Spencer. Kung gayon, paano ang paghihiganti sa aking kapatid? Maraming paraan para makaganti at ang pagpatay sa kanya ay napakadali lang. Ang pagkukulong sa kanya at paggamit sa kanya bilang isang alipin habang buhay ay ang pinakamalaking pagpapahirap." Si Richard asterisk. Si Alex na kasalukuyang nasa tirahan ng fairy doctor ay hindi alam ang panganib na patungo sa kanya. Tumingin siya sa fairy doctor at sinabing, "Instructor fairy doctor, hindi ba pwedeng board ka na to the point na kailangan mong labhan ang damit ko para magpalipas ng oras? Gusto mong malaman ang tungkol sa elixir talismans, tama ba? Hindi ganoon kahirap hulaan." Agad namang tumanggo ang fairy doctor. "Talagang matalino ka. Kung mayroon kang anumang mga kahilingan, maaari mong itaas ang mga ito. Hanggat nasa abot ng aking kakayahan, ibibigay ko ito sa iyo, basta't handa kang turuan ako tungkol sa mga anting-anting ng elixir." Ang fairy doctor ay may mataas na antas ng paglilinang at mataas na katayuan, lalo na nang malaman niya na siya ay diyosa ni Principal Henderson. Gayunpaman, mayroon talagang isang bagay na gusto ni Alex mula sa kanya. Kaya tinanong niya, "Natuto ka na bang bumuhit ng mga anting-anting dati?" Umiling siya. "Hindi. Alam mo ba ang tungkol sa formations?" Muli siyang umiling at sinabing, "Dalubhasa ako sa pagpino ng mga tabletas at elixir. Bakit ko matutunan ang lahat ng iyon? Hindi na kay Mixi Alex. Kaya pumunta ka na nagmamakaawa sa akin, ngunit wala kang alam tungkol dito o iyon. Hindi ko alam kung paano kita tuturuan." Sa sandaling ito, naramdaman ng fairy doctor na para siyang isang estudyante sa elementarya na walang naiintindihan. Inawakan niya ang kamay ni Alex at sinabi, "Kung gayon, turuan mo ako. Basta pumayag ka, ipapangako ko sa iyo ang anumang gusto mo." Kumikab si Alex. "Gusto kong matulog.
Pitong araw at gabi siyang hindi nakatulog at inaantok siya ngayon. Nagkamali ang fairy doctor noong una sa pag-aakalang gusto siya ni Alex na patulugin. Pagkatapos nang makita niya ang hitsura nito, napagtanto niya na gusto lang nitong matulog, kaya itinuro niya ang isa pang silid at sinabi, "Sige, nandoon ang kama ko. Dadalhin kita doon." Sabay tulala si Trey na nagtatago sa labas ng bahay. Sa loob-loob niya, naisip niya sa sarili, tapos na. "Kuya Michael, malapit ng mahiga ang fairy doctor. Paano ko ito mapipigilan?" Kabanata 1735. Pakiramdam ni Trey ay parang gumuho ang kanyang mundo. Ang fairy doctor ay isang master sa severing spirit. Ano ang mangyayari kung ang isang tulad niya ay lalabas at pigilan sila sa kritikal na yugtong ito? Nai-imagine na niya ang resulta, ngunit hindi rin siya naglakas loob na suwayan ang utos ni Michael. Ang kanyang buong pamilya ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng pamilya Lawrence at kung gusto ni Michael na masira ang kanyang buong pamilya, ang kailangan lang niyang gawin ay sabihin ang salita. Masyadong malupit ang katotohanan. Inagat ni Trey ang kanyang mga ngipin. Hindi na ito mahalaga, kailangan niyang pigilan ang mga ito, anuman ang gastos. Kailangan lang niyang maghanap ng random na dahilan. Kaya naman, bigla siyang tumayo. Akmang sip ay nasana niya ang pinto, biglang bumukas ang pinto sa mga sandaling ito. Biglang nasa harapan niya ang fairy doctor. Natigilan si Trey. "Fairy, doctor." Ang fairy doctor ay nakasuot ng belo sa kanyang mukha kaya hindi niya nakita ang kanyang ekspresyon, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng galit. "Matagal ka nang nakikinig sa pintuha. Akala mo ba isa akong hindi nawawala ng galit?" Akmang bubuksan na ni Trey ang kanyang bibig para sumagot, marahas na itinaas ng fairy doctor ang kanyang binti, sinipa siya sa mukha. "Magwala ka. Kapag bumalik ka dito, papatayin kita." Nasa kalunos-lunos na kalagayan si Trey, bumuhos ang dugo mula sa kanyang ilong at dibig mula sa sipa, at lumipad siya sa malayo, bumagsak ng husto sa lupa, nawala ng malay. Si Richard Asterisk. Talagang ayaw matulog ni Alex sa kama ng fairy doctor sa loob, ngunit nakatulog siya nang makita ang kama. Sa totoo lang, sobrang nakakapagod para sa kanyang espiritu na mag-aral ng Star Formation Board sa loob ng 7 araw at gabi. Pagkatapos sumuko siya pagkatapos magpakita ng paglaban at nahulog sa kama ng diwata na doktor. Nag-init ang kama at maliwanag na ang diwata na doktor ay isang taong marunong magsaya sa mga karangyan ng buhay. Hindi lamang ang bahay na ito ay pinalamutian ng maganda, ngunit ang kama ay napaka-komportable at maganda din. Higit sa lahat, naramdaman ni Alex ang isang purong espiritual na diwa mula sa kama. Sumugod ito sa katawan ni Alex at sa kanyang mga meridian, pinasigla ang The Force sa kanyang katawan at dahan-dahan itong umikot. Kakaiba ang kama na ito. Umiti ang fairy doctor. "Napakahalaga ng material ng kama na ito at natagpuan ko ito sa isang lihim na kaharian. Ito ay natural na mainit na jade at mabilis itong maibabalik ang enerhiya at lakas kapag nakahiga ka dito. Matulog ka na. Ipaghahanda kita ng pagkain. Pero paggising mo, tandaan mo dapat turuan mo ako." Kaya naman sinabing hindi mataas ang EQ ng fairy doctor at isa siyang alchemist maniac. Para sa kapakanan ng alchemy, hindi siya nababahala tungkol sa mga maliliit na bagay at wala siyang pakialam sa kanyang reputasyon. Sa sinabi na, ang isang babae ng kanyang kalibre at posisyon ay hindi talaga kailangang mag-alala tungkol sa katanyagan o anumang bagay. Pagod talaga si Alex. Kakaiba rin talaga ang kama. Mabilis siyang nakatulog, pumasok sa isang panaginip. Tahimik na nakatayo sa gilid ang fairy doctor at tumingin sa kanya. Ito ay hindi isang titig na puno ng pagnanasa o anumang uri ngunit kuryosidad. Masasabi niyang hindi pa ganoon katanda si Alex at most in his 20s. Paano niya naabot ang ganoong kataas na antas ng alchemy? Maliban kung nakatanggap siya ng mana mula sa isang sinaunang alchemist. Kapag naiisip niya yon, mas bumilis ang tibok ng puso niya sa dibdib niya, napupuno siya ng apoy. Pinili niya ang landas ng pagiging alchemist at pagpino ng mga elixir at mga table tas upang makapasok sa landas ng paglilinang. Kung hindi niya pagbutihin ang kanyang antas ng alchemy, hindi niya malalampasan ang kanyang antas ng cultivation.
Sinabi ni Godbrother na ang kasawian ko ay sa isang lalaki. Ang taong hinihintay ko, si Alex kaya. Isipin mo, nang sabihin ito sa akin ni Godbrother, 24 na taon na ang nakalipas. Sa oras na iyon, dapat na ang taong ito ay ipinanganak lamang, tama ba? Kahit ano pa yan, huhulihin ko lang siya at hahawakan ko muna siya. Nang makitang mahimbing na ang tulog ni Alex, kinubad ng fairy doctor ang kanyang medyos pati na rin ang kanyang pangitaas at pantalon. Sinabi niya na siya ang maglalaban ng maruruming damit nito at ang fairy doctor ay hindi isang taong sumisira sa kanyang pangako. Si Richard Asterisk. Makalipas ang hindi malamang tagal, nagising si Alex. Tiyak na ang enerhiya at lakas sa kanyang katawan ay ganap na naibalik. Ang puwersa sa kanyang katawan ay dumadaloy pa rin sa kanyang mga ugat at ang espiritual na kapangyarihang dulot nito ay medyo naiiba kaysa karaniwan. Ang mga espiritual na kapangyarihan na ito ay dumaloy sa kanyang energy core at sa gintong core na nabuo pagkatapos niyang makapasok sa core formation realm. Nagbigay ito sa kanya ng komportableng pakiramdam sa sandaling iyon tulad ng pagiging nasa mainit na bukal at ang kanyang gininto ang core ay mas masigla kaysa karaniwan. Bigla siyang nagkaroon ng urge na kunin ang kama na ito bilang kanyang sarili. Kailangan ba niyang katakutan ang pagkonsumo ng kanyang mental energy habang siya ay nasa Star Formation Board kasama ang kama na ito? Wait, hindi tama yan. Kabanata 1736. Kakaiba ang kama na ito. Biglang napansin ni Alex ang abnormalidad ng kama na ito, ang isang piraso ng mainit na jade ay hindi dapat magdulot ng ganoong epekto sa kanya. Ito ang epekto ng isang formation. Dapat mayroong isang napakalakas na forma sayon sa kama na ito. Binuksan niya ang mga mata niya bigla. Pagkatapos tumalon siya at binaligtad ang kama. Hindi niya inaasahan na makahanap ng isang piraso ng damit sa halip. Holy She Asterisk T, ang isang ethereal na babae tulad ng fairy doctor ay nagsusuot din ng ganitong uri ng pananamit. Mukhang may isusuot si Waltz. Nang maisip niya si Waltz, na-miss niya ito. Lumipad si Sparks noong araw na iyon, ngunit pagkatapos ay kailangan niyang dumiretso sa Flying Eagles Academy at ang problema ay walang signal sa kanyang telepono dito. Narinig niya mula kay Gabby na hindi raw gumagamit ng telepono ang mga estudyante sa Flying Eagles Academy, ngunit kailangan nila ng espesyal na card. Gayunpaman, ang card ay nangangailangan ng 600 puntos na karaniwang imposible para sa isang ordinaryong mag-aral sa unang taon na makuha. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Saglit na nagambala si Alex at ang fairy doctor na nakarinig sa kanyang mga galaw sa loob ng silid ay binuksan ang pinto at pumasok. Gising ka na. Then, she saw what Alex was holding in his hands. Ano? Napatalon siya sa gulat. Isang bata at nahihiyang ekspresyon ang lumitaw sa kanyang ethereal na mukha at namula siya at nagmamadaling kunin ang item mula kay Alex. Huwag kang tumingin. Ang fairy doctor ay nagmamadali at ang kanyang mga galaw ay masyadong mabilis at maalog. Si Alex ay katutubo na pinatagilad ang kanyang katawan at pareho silang napadpad sa kama. Ah! Grabe, nahihiya talaga ako. Sigaw ng fairy doctor habang hinahawakan ang kanyang kumot at gamulong sa sarili sa isang bola. Medyo nagulat si Alex. Kaya lumabas na hindi siya isang ethereal, hindi gumagalaw na kagandahan sa lahat ng oras. Kapag nahihiya siya, mukha rin siyang normal na kaakit-akit na babae. Ay! Hindi ko sinasadya. Awkward na sabi ni Alex. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang pinto ay sinipa ng isang lalaki na galit na sumugod sa sandaling ito na huminto sa harap ng piraso ng damit. Ah, oh! Natigilan si Alex at nang iyanggat niya ang kanyang ulo upang makita ang tao ay nagkaroon ng kakilakilabot na ekspresyon. Bakas sa mukha niya ang galit at selos at tila galit na galit siya sa kanyang ilong. Tinitigan niya ang piraso ng damit sa kanyang paana ng 5 segundo bago sinalubong ang mga mata ni Alex. Kitang-kita ang nakamamatay na hangarin sa kanyang mga tingin at imposibleng itago. Ang taong ito ay si Michael Lawrence. Sa kasamaang palad, hindi siya kilala ni Alex. Malapit nang mawala sa isip si Michael sa mga sandaling ito. Ano ang nakita? Nakita niya si Alex walang sando sa kama kasama ang fairy doctor na nakabalot ng kumot.
Narinig din niyang sumigaw ang diwata na doktor kanina na nahihiya. Narinig na ba niya ang mga ganitong salita noon? Naiimagine na niya na nakahubad ang fairy doctor sa ilalim ng mga kumot. Ito ang nagpabaliw sa kanya sa selos. Ang babaeng napagdesisyonan niya, ang babaeng ituturing na kanyang kasintahan, ay natulog sa ibang lalaki. Ito ay isang pakiramdam na hindi kayang tiisin ng sinumang tao. Sino ka? Pasigaw na tanong ni Alex. Sa wakas ay kumalma na ang fairy doctor at inilabas ang kanyang ulo mula sa mga kumot. Natigilan siya nang makita kung sino iyon. Michael Lawrence. Bakit ka nandito? Sino ang nagpapasok sa iyo? Labas. Kabanata 1737. Pinapaalis mo ako. Sa sandaling ito, naramdaman ni Michael na parang nahuli niya ang kanyang asawa sa kama na may kasamang ibang lalaki, ngunit ang asawa ay may kumpiyansa sa pagsasabing wala siya sa kanyang paningin at mawawala at hindi sila abalahin. Fairy Doctor, paano mo ito nagawa sa akin? Umungol si Michael na parabang nababaliw siya sa sandaling ito ay kumurap si Alex, medyo nalilito sa buong sitwasyon. Ano ang relasyon ng lalaking nasa harapan niya at ng doktor ng diwata? Ang pinaka-awkward na bagay ay ang estado nila ng fairy doctor ay masyadong nakaliligaw. Sa halip ay malamig na sinabi ng fairy doctor, binibigyan kita ng 3 segundo upang umalis sa aking lugar. Kung hindi, harapin ang mga kahihinatnen. Tumingin si Michael kay Alex ng 2 segundo. Tapos tumalikod na siya at umalis. Pagkaalis na pagkaalis ng tao, tumalon ang diwata na doktor mula sa mga kumot at hinawakan ang damit sa sahig. Sa isang pagsabog ng espiritual na kapangyarihan, ang bagay sa kanyang kamay ay naging alabok. Natigilan sandali si Alex at malungkot na sinabi, bakit mo ito sinira? May branded. Lumipat ang tingin ng fairy doctor sa kanya. Nakita mo itong mabuti, hindi ba? Anyway, hindi ito sa akin. Ito ay sa ibang tao. Lalong nagulat si Alex. Gayunpaman, nababasa niya ang kapaligiran at hindi na siya nagsalita patungkol dito. Itinoon niya ang kanyang mga mata sa pinto at sinabing, yung lalaking iyon, pwede ba siyang maging boyfriend mo? Siyempre hindi, sabi ng fairy doctor. Wala siyang kinalaman sa akin. Ang kanyang pangalan ay Michael Lawrence, ang panganay na anak ng Flying Eagles Left Wing Lieutenant Colton. Napunta siya sa mataas na posisyon na kinalalagyan niya sa pamamagitan ng pag-asa sa maliit na autoridad ng kanyang ama at umasa siya sa ilang baluktot na paraan upang madagdagan ang kanyang cultivation base dahil gusto niya akong ituloy. Hindi ko alam kung saan ang gagaling ang tiwala niya. Nang marinig yun ni Alex ay natawa siya sa loob. Ang panganay na anak ni Colton ay magiging nakatatandang kapatid ni Maxwell. Imposibleng hindi siya makilala ng Sheeter City na iyon. Ngayon na ang luma at bagong poot ay nakasalansan na posibleng may galaw mula sa kanya sa lalong madaling panahon. Sinulya pa ni Alex ang fairy doctor at sinabing, sinadya mong itago ang sarili mo sa mga kumot kanina, hindi ba? At ginamit niya ako bilang isang kalasag. Kung hindi ako nagtago sa ilalim ng mga takip, hindi ba niya tayo maiintindihan sa alinmang paraan? Sabi ng fairy doctor. Napaisip si Alex, saka umiling. Nasaan ang mga damit ko? Ako ang nagugas nito para sa iyo. After a pause, bigla siyang tumalon. Nako, ang pasta. Sigurado, may naamoy si Alex na nasusunog. Pinagmasdan niya ang doktor ng diwata na tumalon mula sa kama, nakayapak, at lumipad palabas ng silid na parang isang magandang duwende. Tahimik na naglabas ng damit si Alex sa storage bag at isinuot ito. Sinulyapan niya ang magulong kama at nagpa siya na huwag pansinin si Michael. Itinulak niya ang kumot at unan sa gilid upang tingnan ang misteryosong mainit na jade na nakatago sa kama at hindi nagtagal, natuklasan niya ang misteryo ng kama. Sa harap ng kama, mayroong isang hindi maihahambing na misteryosong porma sayon na nakaukit dito, siksik na puno ng mga sinaunang rune. Pakiramdam ni Alex ay pamilyar ang porma sayon ngunit parang isang bagay na hindi pa niya nakikita. Ito ay mas komplikado kaysa sa pagbuo sa loob ng Star Formation Board. Ito ay tiyak na gawain ng isang mahusay na master sa pagbuo. Ha! Pumasok ang fairy doctor na nakapatay ng apoy at nakita niya ang lahat ng kumot sa sahig.
Anong kalokohan ang ginagawa mo? May formation dito. Naiintindihan mo ba? Umiling ang fairy doctor, hindi man lang maintindihan. Nakita ko ito sa isang lihim na kaharian sa isa sa mga bahay. Gumawa ako ng maraming pagsisikap upang mailabas ito mula doon dahil ang paghiga dito ay mabilis na maibabalik ang enerhiya at lakas. Lahat ng mga pattern at mga salita dito, dalawang salita lang ang nakikilala ko. Itinuro niya ang sulok ng kama kung saan nakaukit ang ilang salita. Tumuko si Alex at tumingin ng malapitan. Kabanata 1738. Yowl at Bright. Hindi iturun, ngunit ang mga salita ay nakasulat na parang pirma sa halip. May maliit na tuldok sa pagitan ng mga pangalan at mukhang ito ang pirma ng dalawang tao sa halip na isa. Napaisip ito sandali ni Alex at sinabing, maaaring ito ang mga taong nag-set up ng formation at pumirma dito. Ang isa sa kanila ay may pangalang Yuel at ang isa ay Bright. Tumango ang fairy doctor. Akala ko rin. Ito ba ay isang napaka-advanced level formation? Ito ang pinaka-komplikado at hindi malinaw na forma sayo na nakita ko, sabi ni Alex. Ito ay napakalakas at malikhain din. Isipin na naisip nilang magukit ng forma sayon sa isang mainit na kama, isang bagay na madaling makuha. Ang paghiga sa kama araw-araw ay maituturing ding paraan ng paglilinang. Tiningnan siya ng fairy doctor at sinabing, hindi ito isang kama sa una. Ha? Tapos ano yun? Sinulyapan siya ng fairy doctor. Ito ay isang bathtub. Ibinuka ni Alex ang kanyang bibig at hindi ito naisara ng matagal. Ibig sabihin, nakahiga tayo sa bathtub. Tumango ang fairy doctor. Maaari mo bang sabihin sa akin ng mas detalyado kung anong uri ng lugar ang lihim na kaharian na pinuntahan mo? Pwede kitang turuan ng alchemy. Agad na sinabi ng doktor ng diwata, mark your words. Ito ay isang kasiraan at ito ay dapat na isang sinaunang larangan ng digmaan. Maraming mga buto sa lugar na iyon at isang bahay lamang na nakalagay sa gilid ng bangin ang buo. Sa loob ng bahay na iyon ko nakita ang bathtub na ito. Siya ay huminto pagkatapos ay nagpatuloy, ang bathtub na ito ay naging mas epektibo sa aking pagtatanim sa kalahati ng pagsisikap. Binuka ni Alex ang kanyang bibig pagkatapos ng lahat ng sinabi at ginawa, ngunit hindi niya binanggit ang labis na kahilingan na mayroon siya. Kasabay nito, pagkaalis ni Michael sa bahay ng fairy doctor, agad niyang nahanap si Trey at sinampal ito sa mukha. Pulang dugo ang kanyang mga mata, may kakaibang aura na tumutulo mula sa kanyang katawan. Kung nakikita ni Alex si Michael ngayon, pakiramdam niya ay pamilyar ang aura dahil ang duguan, malupit, bahagyang malamig, at masamang aura na ito ay kapareho ng sa blood cult. B**, basura. Ano ang iniutos ko sa iyo? I asked you to keep your eye on Alex and the fairy doctor, and what happened? Nakitulog na sila sa isa't isa, at nagkukulitan ka dito. Ano ang silbi ng pag-aaksaya ng espasyo tulad mo sa paligid? Inilabas ni Michael ang lahat ng galit niya sa pagkakita kay Alex at ng fairy doctor na magkasama sa katawan ni Trey, sinuntok at sinipa siya na para bang si Trey ay si Alex. Nang sa wakas ay nagkaroon na ng sapat si Michael, ang katawan ni Trey ay natatakpan ng mga pasa at nawalan siya ng dalawang ngipin. Mula ngayon, hindi ka na deputy leader. Regular member lang. Galit na umalis si Michael pagkatapos ng paghihiwalay ng mga salitang iyon. Nakahiga si Trey sa lupa, pinapanood si Michael na umaatres puno ng galit at poot ang mukha niya. Si Richard Asterisk. Pagkatapos nito, natagpuan ni Michael si Spencer, ang master na ipinadala ni Colton upang tulungan siya. Uncle Spencer, kasama ng fairy doctor ang batang Rockefeller na iyon. Magkasama silang natulog at palagi silang magkasama. Walang pagkakataon na gumawa ng anuman. Mayroon bang anumang paraan upang paghiwalayin sila at mahuli siya kapag siya ay nag-iisa? Ayokong maghintay ng isang segundo pa. Si Spencer ay humihitit ng sigarilyo, nakaupo sa tabi ng isang flower bed, at sinabing, narinig ko na ang Rockefeller brat ay pumasok sa formation department at interesado siya sa mga formations. Natigilan si Michael. Bakit mo dinadala ito? Ang fairy doctor ay walang alam tungkol sa mga forma sayon, sabi ni Spencer. Ito ang kahinaan niya na alam ng lahat.
Pero, may isang lugar na parang isang banal na lugar sa mga tao sa formation department. Kung ilalabas namin ang impormasyong ito, lalabas sila at pupunta sa lugar na iyon. Natigilan si Michael. Ang tinutukoy mo ay lugar iyon. Tama iyan. Hanggat maaga tayong nagpaplano ng pananambang, isang simpleng bagay ang makahuli ng isang tao. At dahil wala ang lugar sa Flying Eagles Academy, hindi rin malalaman ng mga taong iyon ang tungkol dito. Sige, gawin natin yan. Kabanata 1739. Kinabukasan, kumalat ang mga alingaungaw sa buong Flying Eagles Academy. Ang fairy doctor at ang bagong estudyante, si Alex Rockefeller, ay natulog ng magkasama. Hindi na kailangang sabihin, ang tumor ay ikinalat ni Michael Lawrence. Ang kanyang ama ay si Colton Lawrence, ang left-wing lieutenant ng Flying Eagles. Natural na hindi kailangang mag-alala na mahanap siya ng fairy doctor para sa paghihiganti o utang na ito. Sa katunayan, ginawa niya ito para maisip ng fairy doctor ang kanyang reputasyon at layuan si Alex sa academy. Kung hindi, kung ang chismis ay nakumpirma, kung gayon siya ay mapapahiya bilang isang instructor. Gayunpaman, hindi niya alam na ang fairy doctor ay nag-aaral ng alchemy kay Alex ngayon at tinatrato siya bilang ang lalaking haharap sa sakuna na kanyang kinakaharap. Wala siyang pakialam sa mga chismis. Gayunpaman, nang lumabas ang mga alingaungaw, ang buong akademya, mga mag-aaral at mga instructor ay natigilan, nalaglag ang kanilang mga panga. Napakaraming lalaking estudyante at instructor ang labis na nadoroj. Pakiramdam nila ay hindi sila makahinga. Ang nangungunang diyosa ng akademya, ang diyosa ni Principal Henderson, ang pangarap na kasosyo ng hindi mabilang na mga tao, ay natulog sa isang estudyante sa unang taon. Magandang langit, ang diyos ay dapat na bulag. Nawala na ba sa isip ang fairy doctor? Si Alex na iyon ay malamang na nagdroga sa fairy doctor. Oo, tama iyan. Isa siyang alchemist at maganda ang first grade pill na na-refine niya. Siguradong niloko niya ang diwata na doktor at sinamantala ang pabor nito at nilagyan ng droga. Sa sandaling natulog siya sa kanya, parang wala nang magagawa ngayon. Anong B*start? Anong pakana? Sa sandaling lumabas ang pangungusap na ito, lahat ay natigilan. Oo. Yung Rockefeller na bata. Hindi ba siya nakapagpino lamang ng isang blood energy pill? Maaaring gawin ito ng sinuman mula sa departamento ng elixir. Sinong hindi makakaya? Tiyak na gumamit siya ng ilang mga trick at nanalo sa kompetisyon kasama ang fairy doctor at pagkatapos. Hindi mabilang na mga tao ang nalungkot at nanghihinayang, ngunit may higit na inggit, selos, at poot sa loob nila. Ang ilan sa kanila ay sobrang emosyonal. Dumiretso sila sa tirahan ng fairy doctor. Nang marinig ni Holly ang balita, natigilan siya. Umiling siya. Ito talaga ang estilo ng kanyang kapatid. Talagang napakagaling niya sa mga babae at dinagsa siya ng mga babae na parang langaw saan man siya pumunta. Phoebe Larsen. O sa halip, si Yuno ay lubos na hindi naapektuhan ng alo ng mga bagay na ito. Ang kanyang isip ay ganap na nakatoon sa biology department sa panahong ito, hindi nagsasaliksik ngunit ninakaw ang pinong diwa mula sa dugo ng mga halimaw para magamit niya. Sa loob lamang ng ilang araw, tumaas ng malaki ang kanyang cultivation level. Si Alex naman, sa mga sandaling ito, mahaba ang pakikipag-usap niya sa fairy doctor sa bahay. Nag-uusap sila mula noong nakaraang araw hanggang sa kasalukuyan. Ang silid ay napuno ng mabigat na espiritual na enerhiya mula sa ulan at ambon, at silang dalawa ay nakaupo sa kama na parabang sila ay isang batang mag-asawa. Ang ganda ng kama. Pinamaliit ng fairy doctor ang kapangyarihan ng pagkakaporma sa kama bago ito. Hindi niya naintindihan ang porma sayo na nakaukit dito at maaari lamang niyang tanggapin ang mga benepisyo ng passive effect mula sa formation. Gayunpaman, iba si Alex. Bagamat hindi niya naiintindihan ang layout ng masalimuot at hindi malinaw na porma sayo na ito, hindi nito napigilan ang pagmamanipula nito. Ito ay katulad ng kung paano ang lahat ay maaaring maglaro ng isang mobile phone, ngunit kakaunti ang mga tao ang nakakaunawa sa mga chips at mga bahagi. Pinisil ni Alex ang kanyang mga daliri, nagtulak ng kaunting espiritual na enerhiya sa porma sayon. Sa susunod na segundo, ang pagbuo sa kama ay aktibo.
Pinalibutan sila ng mapusyaw na berdeng sinag at parang nasa isang fairyland sila. Mayroong higit pa doon. Ang pagkakabuo sa mainit na jade bed ay nagpalapat sa espiritual na enerhiya sa radius na ilang daang milya. Habang silang dalawa ay nakaupo sa kama, hindi sinasadyang magtanim. Ang espiritual na enerhiya ay automatikong hinihigop sa kanilang katawan na dumadaloy sa kanilang mga meridian at muling pupunan ang kanilang espiritual na enerhiya at lakas. Natigilan ang fairy doctor. Parehong natigilan si Alex. Ang epekto ay hindi ka panipaniwala. At pagkatapos, isang nakakahiyang eksena ang nangyari. Dahil ang essence condensed ay masyadong marami, isang malaking ambon ang nabuo isang metro sa itaas ng formation na sumasakop sa buong silid at masiksik kaysa sa hangin. Direkta itong naging espiritual na ulan at bumuhos na basa ang kama. Ang fairy doctor at Alex ay tila naliligo ngunit walang nagsalita na umalis dahil ito ay isang pambihirang pagkakataon. Kaya naman, nagpatuloy sila sa mahabang pag-uusap sa ganoong kapaligiran. Hindi katakataka na ang taong sumulat ng pormasyong ito ay idinisenyo bilang isang bathtub. Hindi ito angkop na gamitin bilang isang kama. Kabanata 1740. Sa Flying Eagles Academy, napansin ng maraming master ang abnormal na daloy ng espiritual na enerhiya. Gayunpaman, ang kakanyahan sa paligid ng akademya ay napakasiksik sa unang lugar. Bagamat abnormal ang daloy, nang makita nilang nakatutok ang konsentrasyon sa tirahan ng fairy doctor, hindi na sila gaanong nagkomento tungkol dito. Kung ikukumpara kay Gabby, natural na mas malalim at malayo ang pagkaunawa ng fairy doctor sa Flying Eagles Academy. Si Alex ay hindi pumunta dito upang malaman ang anumang bagay sa unang lugar ngunit upang magtanong tungkol sa sitwasyon sa loob ng sinaunang force field. Ang pangunahing bagay na gusto niyang gawin ay upang kumpirmahin kung ang kanyang ama, si William Rockefeller, ay dumaan sa hanay ng teleportasyon at pumasok dito. Ito rin ay upang paghandaan ang sakuna na tatama sa bansa matapos makinig sa maikling pagpapakilala ni Nora Stewart tungkol sa sinaunang force field. Ang fairy doctor ay nakatanggap lamang ng mga natatanging insight sa alchemy mula kay Alex at siya ay nasa mabuting kalagayan at lubos na nasisiyahan kay Alex. Kaya tila handa siyang sagutin ang anumang mga katanungan. Mga 30 taon na ang nakalilipas, isang meteorite ang nahulog mula sa langit sa Oregon at bumagsak sa sinaunang force field. Noong panahong iyon, walang nag-iisip na ang kalalimen ng dagat ng Amerika ay konektado sa isang mas malaking espasyo. Hindi mabilang na mga halimaw ang lumabas mula sa sirang force field noong araw na iyon. Ang mga halimaw na iyon ay walang anumang IQ at kapareho ng mga ordinaryong hayop. Ngunit mas malakas din sila kaysa sa mabangis na hayop. Inagat nila ang sinumang nakita nila. Tila malungkot at nagdadalamati ang diwata na doktor nang magsalita tungkol dito. Nang makita ang kanyang ekspresyon, natigilan sandali si Alex at sinabing, "Nandoon ka rin para maranasan ang sakuna ng mangyari ito." Tumango ang fairy doctor. Ang aking bayan ay isang isla sa tabing dagat na tinatawag na Kill Island. Ito rin ang pinakamalapit na pamayanan ng tao sa sinaunang force field. 15 taong gulang pa lang ako noon. Pinag-aralan ni Alex ang kanyang hitsura. Siya ay mukhang mga 25 taong gulang o mas bata pa, ngunit sa katunayan, siya ay nasa 45 taong gulang na. Ubo, hindi ito ang mahalagang bagay. Sa taong iyon, nasa middle school ako. Hinding-hindi ko makakalimutan ang eksena noong mga oras na iyon. Tanda ang makapangyarihang halimaw ang sumugod sa paaralan. Mukha silang kakaiba at mabangis at kinagat nila ang sinumang nakita nila. Nakita ko ang pagkagat ng ulo ng aking deskmate. Ang aking mga magulang, ang lahat ng mga guro sa paaralan, ang aking ina, ang aking ina. Ang kanyang boses ay hum ina, hindi na makapagsalita nang siya ay umabot sa puntong ito. Nanginginig ang boses niya at bumagsak ang luha sa mga mata niya. Ito ay dapat na isang napakasakit na karanasan. Ang fairy doctor ay napapaligiran ng fairy energy ngayon ngunit lahat ng naranasan niya ay tiyak na masakit noon. Naglabas si Alex ng ilang napkin at iniabot sa kanya. Sa hindi inaasahan, nahulog siya sa kanyang mga bisig, umiiyak sa kanyang mga bisig. Ah!
Sa ilalim ng pagbuhos ng espiritual na ulan, pareho silang nabasa ng husto at maging ang sahig ay basang-basa. Ang puting damit na suot ng fairy doctor ay walang pinagkaiba kung wala man lang siyang suot. Malinaw na makikita ang lahat sa ilalim ng basang damit at ngayong nakahiga siya sa kanya, ang pakiramdam na iyon ay. At pagkatapos, nininigas ang katawan ni Alex at hindi siya naglakas loob na yakapin siya. Inayos ng fairy doctor ang sarili bago siya nagpatuloy, mamaya, lumitaw ang aking ninong. Isa siya sa mga principal ng Flying Eagles Academy. Ang kanyang pangalan ay Gilbert Henderson. Siya ang nagligtas sa aming mag-ama. At pagkatapos naroon ang Flying Eagles Academy. Ang aking ama ay nasugatan din sa isang uri ng lason noon. Ito ay isang kakaibang uri ng lason na kahit na si Principal Lawler ay hindi magamot. Sinabi niya na ang isang tableta lamang na tinatawag na Heaven Mending Pill ang magiging epektibo at iyon ang dahilan kung bakit natuto ako ng alchemy. Sa kasamaang palad, kahit ako ang naging pinakamahusay na alchemist sa bansa, hindi ko pa rin mapagaling ang aking ama. Heaven Mending Pill. Ipinikit ni Alex ang kanyang mga mata, hinahanap ang impormasyon sa tabletang ito sa Ultimate Book of Medicine. Hindi nagtagal, nakita niya ito at nagtanong, hindi mo ba ito mapipino? Kabanata 1741. Umiling ang fairy doctor, I can't refine it. Ang material para sa Heaven Mending Pill ay napakabihirang. Tatlong beses ko lang itong nakolekta at tatlong beses kong pino. Ngunit kahit na mayroon akong recipe para sa Heaven Mending Pill, nabigo pa rin ito sa huli. Sa tuwing may problema sa condensation ng mga table tasks, nawawala ang trabaho. Sa pagsasalita tungkol dito, bigla niyang napagtanto ang isang bagay at nagtanong, nagagawa mo bang pinuhin ito? Sinabi ni Alex, hindi ko pa napino ang isang Heaven Mending Pill, ngunit kung magagamit ang mga sangkap, sa palagay ko hindi ito dapat maging isang malaking problema. Nang marinig ito, agad na tumalo ng fairy doctor. Pumunta tayo sa merkado ng kalakalan. Pamilihan ng kalakalan. Saan yun? Ito ay isang lugar kung saan kinukolekta ang mga materyales mula sa sinaunang larangan ng digmaan. Maliban sa mga bahagi na napili kaagad sa larangan ng digmaan, ang pagsubok ay ipapadala sa Flying Eagles Academy. Pagkatapos, pag-uuri-uriin sila sa iba't ibang kategorya ng mga dalubhasang tauhan ng Flying Eagles Academy. Karamihan sa kanila ay magiging imbentaryo ng akademya para sanayin ang mga trainee at ang ilan sa kanila ay ibebenta. Tanong ni Alex, paano na lang hindi ko pa ito narinig? Sumagot ang doktor ng diwata, hindi ito bukas sa mga ordinaryong miyembro ng komunidad dahil ang mga bagay na nakolekta sa mga sinaunang hangganan ay tiyak na mga materyales sa paglilinang o mga materyales sa pagsasaliksik. Mga espiritual na damo at mga gamot, dugo ng demonyong hayop, mga pellets ng demonyo, at iba pa. Ang mga iyon ay nilalayong ibenta sa labas ng mundo na pangunahing nakatuon sa ilang medyo malalaking sekta ng pagtatanim at mga pamilya ng paglilinang sa Amerika tulad ng Mount Warriors, Keith, East Flower Sect, Hidden Sword Pavilion, at iba pa. Speaking of this, bamantong hininga ulit siya. Napakalupit ng larangan ng digmaan sa loob ng sinaunang hangganan. Sa loob ng 30 taon, ang Flying Eagles Academy ay nagpadala ng mga nakaraang henerasyon ng mga mag-aral, kabilang ang mga elite na henyo. Gayunpaman, sa bandang huli, wala kahit isa sa 10 ang nakaligtas sa mga pagsubok at kapigatian ng digmaan. Bahagyang nadurodge ang puso ni Alex. Sabi ng fairy doctor, ngunit hindi kailangang maging masyadong pessimistic. Kasama ang isang grupo ng mga elite expert, ang aking ninong at Principal Lawler ay pumunta sa Dragon King's Grotto. Kung mahahanap natin ang Blood Dragon Pearl, masusupo natin ang sakuna na ito. Blood Dragon Pearl. Ano yan? Si Alex ay walang katulad na nataranta. Sa harap ng fairy doctor, pakiramdam niya ay may 100,000 tanong siya dahil maraming bagay na hindi niya naiintindihan sa Flying Eagles Academy. Ipinaliwanag ng fairy doctor, narinig ko na ang Blood Dragon Pearl ay maaaring mag-utos sa lahi ng demonyo. Ang lahi ng demonyo ay mas mataas kaysa sa demonyong halimaw na umiiral. Mula sa lahat ng mga indikasyon, ang demonyong hayop ng sinaunang hangganan ay malamang na nasa ilalim ng kontrol ng lahi ng demonyo.
Sa mga taon na ito, ang labanan doon ay naging mas mahirap. Ang lakas ng labanan ng demonyong hayop ay lumalakas din at lumalakas. Ayon sa aking pagtatantya, ang tumagal ng kalahating taon ay medyo delikado. Kumunat ang noo ni Alex at hindi nagsalita. Pagkatapos tumama si Alex ng ilang spells at pumasok sa forma sayo ng mainit na jade bed. Agad na nawala ang berdeng ilaw. Ang espiritual na likido na nagsama-sama ay dahan-dahang naglaho. Maging ang espiritual na likido na naiwan sa sahig ay mabilis na nagnas, nag-evaporate at naglaho sa hangin. Ang kanilang mga damit na basa ng espiritual na ulan ay mabilis na natuyo. Ang epekto ay himala. Master Fairy Doctor, kung ganoon, ang iyong ama. Buhay pa ba? Tumango ang doktor ng diwata pagkatapos ay nagsabi, kailangan ko pang ang humingi sa iyo ng payo tungkol sa alchemy, kaya hindi mo na ako kailangang tawaging master. Fairy Doctor ay hindi rin ang pangalan ko. Iyan ang pangalang ibinigay sa akin ng iba. Ang pangalan ko ay Don Winslet, maaari mo akong tawagan. Tita Winslet. Biro ni Alex. Matapos ang isang araw at isang gabing magkasama, naging pamilyar ang dalawa sa isa't isa. Bahala ka. Paano ako ganoon katanda? Lady Winslet. Sis, please. Pwede mo akong tawaging Sis Winslet. Naging pake sila ng kaunti. Pagkatapos lumabas ang dalawa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, maraming tao ang nagkukumpulan sa harap ng bahay. Nang makita nila si Alex at ang Fairy Doctor na magkasamang lumabas, lalo pa sa pag-aayos ng kwelyo ng Fairy Doctor habang naglalakad, ang mga tao ay agad na naghiyawan at naghiyawan. Kabanata 1742. Natigilan silang dalawa. Hindi nagtagal, nakita ni Alex si Gabby sa gitna ng mga tao. Kumaway ito sa kanya, Gabby, halika rito. Natigilan si Gabby habang dahan-dahang naglakad, ang mga mata ay lumilipad sa pagitan ng dalawa, nagsalungat, habang bumubulong, Alex, natulog ka ba sa Fairy Doctor? Napatulala si Alex. Naisip niya, Ed asterisk man, Michael, ang B asterisk star na iyon. Anong klaseng kalokohan ang sinabi niya? Bakit alam ng lahat ang tungkol dito pagkatapos niyang maging kalasag? Hindi rin maganda ang ekspresyon ng Fairy Doctor. Wala siyang pakialam, ngunit hindi iyon nangangahulugan na gusto niyang pag-usapan. Ayaw din ni Alex na magkaroon siya ng mantsa ng Fairy Doctor dahil may asawa na siya at pampamilya. Masarap maging panangga sa iba. Ngunit kung aaminin niya ito sa harap ng napakaraming tao, hindi ba ito magiging katibayan? Kung alam ni Dorothy ang tungkol dito, hindi ito maganda. Sino ba yung pinapakinggan mo? Umihingi ako ng payo tungkol sa alchemy sa Fairy Doctor. Nakahanap ng dahilan si Alex para bigyang katwiran ang sarili. Imposible ito, tama. Agad na nagsalita ang isang tao, hindi mo ba tinalo ang mentor ng Fairy Doctor sa alchemy noong nakaraan? Dumating pa ang Fairy Doctor sa pintuan mo at gustong maglaban ng damit mo. Hindi pa kilala ni Alex ang Fairy Doctor noon. Ngunit ngayon, matapos siyang makilala, nalaman niyang napakabuting babae ang doktor ng diwata, ang gayong babae, na mas matanda sa kanya, ay dapat igalang. Higit sa lahat, ilang beses na rin niyang gustong gamitin ang bed formation nito. Agad niyang sinabi, gusto kong tame time na humingi ng tawad sa Fairy Doctor dahil nadaya ako sa huling kompetisyon. Sa sandaling sinabi niya yun, ang mga tao ay natigilan. Natigilan din ang Fairy Doctor. Paliwanag ni Alex, sa katunayan, gumamit ako ng isang espesyal na paraan para ay camouflage ang blood energy pill na piniino ko noong isang araw para mukhang 100% purity ng blood energy pill. Pero sa totoo lang, natalo ako. Ang aking blood energy pill ay mayroon lamang 80% purity. Pinuntahan ako ng Fairy Doctor noon at humingi ng damit na lalaban. Actually, kabaligtaran ang ibig niyang sabihin. Alam niyang niloko ako at nahanap niya akong mag-areglo ng mga account. Taos puso akong humingi ng tawad kahapon at pagkatapos bilang napagkasunduan, naging estudyante din ako ng Fairy Doctor. Well, kagabi, ako ay pinarusahan niya at lumuhod buong gabi. Gulat na napatingin kay Alex ang Fairy Doctor. Tahimik na komendat sa kanya si Alex.
Agad na naunawaan ng fairy doctor na pinapanatili ni Alex ang kanyang reputasyon at katanyagan, at kahit na hindi niya masyadong pinapansin, nakaramdam siya ng panandaliang naantig. Ang susunod na sandali. Ninas ang karamihan. Banal na si asterisk E. How dare he F asterisk at sting chief. Nakakahiya naman. Paano mo nagawa ang ganoong bagay? Fairy doctor, paano mo matatanggap ang isang taong may kaduda dod ang katangian bilang isang estudyante? Ito ay isang kahihiyan sa ating Flying Eagles Academy. Ang ganitong uri ng basura ay dapat na itapon at hindi kailanman tatanggapin. Sa sandaling ito, sinabi ng doktor ng diwata, ang pag-alam sa iyong mga pagkakamali at ang kakayahang itama ang mga ito ay ang pinakamagandang bagay na magagawa mo. Ang aming Flying Eagles Academy ay hindi lamang nagtuturo sa lahat ng mga kasanayan kundi pati na rin ang karakter. Sigurado akong hindi na niya ito uulitin sa hinaharap sa ilalim ng aking pag-aalaga. Sige, tumayo ka na. Alex, samahan mo ako sa trading market. Oo, mentor. Sa gitna ng mga natatarantang karamihan, si Alex ay sinundan ng diwata na doktor sa galit na galit at pumunta sa palengke ng kalakalan. Sa likod ng karamihan, nakatayo doon si Michael. Nang marinig niyang niloko ni Alex ang kanyang alchemy, natigilan siya saglit. Pagkatapos na pagtanto niya na ito ang katotohanan. Paano magiging buhay ang isang 20-something old na bata na ang alchemy ay mas kapansin-pansin kaysa sa fairy doctor? Sa tabi niya, sabi ni Spencer sabay umol, Michael, niloko kayata ng fairy doctor kahapon. Nakikita ko na hindi nawala ang virginity ng fairy doctor at buo pa rin ito. Nakaramdam ng saya at galit, saglit na natigilan si Michael. The asterisk man, kaya kalasag lang iyon. Pagkatapos ng isang post, sinabi niya, okay, kung gayon hindi na kailangang mahuli siya. Hayaan mo na lang siyang mamatay. Umiti si Spencer. Mabuti, mayroon na akong mga tao na naglabas ng balita. Naniniwala ako na malapit na siyang pumasok sa line of sight ng Flying Eagle. Kabanata 1743. Kakalabas lang ni Alex at ng fairy doctor sa crowd at papunta na sana sa trade exchange para maghanap ng mga materyales para sa alchemy nang hindi inaasahang hinarang sila ng isang babae na walang iba kundi si Jane. Nasa crowd din si Jane at narinig niya lahat. Galit at galit na galit siya kay Alex. Itinuro si Alex, sinabi niya, ang fairy doctor ay may magandang ugali, hindi ka ginugulo, at tinanggap ka pa bilang isang estudyante, ngunit wala akong magandang ugali ng fairy doctor. Naglakas loob kang Dayane ang alchemy bet at Dayane ang iyong mentor. Kung hindi dahil tinanguan na siya ng mentor ko, hinding-hindi kita papayag na sumali sa elixir department natin. Tumingin sa kanya si Alex at kumunot ang noo. Sinabi ng fairy doctor, Jane, tumigil ka na sa pagsasalita. Sabi ni Jane, mentor, walang magagawa kung walang norms and standards. Ako ang iyong katulong, kaya tungkulin kong tulungan kang turuan ng leksyon ng masamang estudyanteng ito. Hindi natin hahayaang kumalat ang ganitong uri ng kultura sa departamento ng Elixir. Pagkatapos, sinabi niya kay Alex, hindi mo kailangang pumunta sa palitan. Sasama ako sa mentor. Pumunta ka ngayon sa gusali ng pagtuturo ng alchemy at linisin ang lahat ng alchemy furnace doon. Ano? Natigilan si Alex habang nakikinig. Medyo natigilan din ang fairy doctor. Mayroong libu-libong alchemy furnaces sa gusali ng pagtuturo. Hindi ba napakahirap maghugas ng sabay-sabay? Igit sa lahat, hindi niya tunay na estudyante si Alex. Sa halip, dapat siyang maging estudyante niya. Pupunta sila ngayon sa palitan at pinipino ang heaven mending pill para iligtas ang kanyang ama. Kung naiinis si Alex at tumakas, ano kaya ang mangyayari? Lumamig ang fairy doctor at sinabing, Jane, I need Alex for something. Wala kang maitutulong sa akin. Ipaubaya natin sa iyo ang alchemy furnace sa teaching building para linisin ito. Ano? Natulala si Jane. Kinawayan ng fairy doctor ang kanyang kamay, ayan, sige. Tandaan, ikaw mismo ang naghuhugas sa kanila ng walang tulong mula sa ibang mga estudyante. Pagkasabi nun ay tumalikod na sila ni Alex at naglakad palayo. Naiiwang nakatayo doon si Jane na tulala pero sa puso niya, galit na galit siya. Bakit ito nangyayari?
Bakit mo ito ginagawa sa akin? Fairy Doctor, ganito ang trato mo sa akin para sa isang mapanlin lang na first year student. Sobra na. Hindi kaya may affair talaga kayo. Sa sandaling ito, isang lalaki ang lumitaw sa harap ni Jane. Ang lalaking ito ay si Michael. Sis Jane. Tiyak na kilala ni Jane si Michael dahil estudyante na siya ng Fairy Doctor noong hinahabol ni Michael ang Fairy Doctor. Nang siya ay naging katulong ng Fairy Doctor, si Michael ay sadyang gumawa ng magandang relasyon sa kanya at nagpadala sa kanya ng maraming bagay. Kuya Mike. Pinipigilan ni Jane ang kanyang mga damdamin at pinisilang isang ngiti. Sis Jane, parang unti-unti ka nang lumalakas sa harap ng Fairy Doctor. Sa Rockefeller na bata, baka hindi ka na niya kailanganin bilang katulong sa hinaharap. Ha? Nagulat si Jane. Kung hindi siya maaaring maging assistant ng Fairy Doctor, ano pa ang magagawa niya? Hindi siya maaaring maging tutor sa Flying Eagles Academy dahil wala siyang Elixir Fire at hindi sapat na kwalipikado. So, hindi ba siya itataboy? Ang kaliwang hukbo ng aking ama ay nangangailangan ng isang tulad mo na marunong gumawa ng alchemy. Okay lang kung wala kang Elixir Fire. Kung handa ka, maaari kitang irekomenda sa aking ama. Walang problema, sigurado. Saglit na natigilan si Jane. Ito ay talagang isang pay sa langit. Ang ilang mga tao ay nag-aatubili na pumasok sa Flying Eagles dahil natatakot sila sa kamatayan. Ngunit hindi siya isang mandirigma at hindi pumunta sa frontline battlefield. Kaya natural hindi niya kailangang mag-alala tungkol dito. Ang akademyang ito ang unang nakatanggap ng lahat ng mapagkukunan sa larangan ng digmaan. Ito ay isang kamanghamanghang trabaho para sa kanya. Paanong hindi siya magiging masaya? Kabanata 1744. Talaga? Posible ba talaga? Siyempre kaya mo, basta mangako kang gagawin mo ang isang bagay para sa akin. Nang sabihin ni Michael ang mga ito, naisip niya ang maliit na bagay na nalaglag ng diwata na doktor at kaagad, nasusunog siya sa loob. Si Richard Asterisk. Sa sandaling ito, sinundan ni Alex ang Fairy Doctor at dumating sa palitan ng Flying Eagles Academy. Noong una, naisip niya na ito ay isang lugar tulad ng isang merkado ng kalakalan, ngunit ito ay naging hindi sa lahat at higit pa tulad ng isang modernong opisina na may isang hilera ng mga visual na screen na maaaring maoperahan, kung saan ang isa ay maaaring direktang tingnan ang mga pangalan. Ng mga mapagkukunan na maaaring ipagpalit gayon din ang mga presyo. Para itong mag-order ng pagkain sa isang take-out na app. Gayunpaman, ang pagpapatakbo ng makinang ito ay nangangailangan ng pag-swipe ng identity card. Ang bawat instructor at estudyante ay may isa, ngunit hindi si Alex. Ito ay dahil sa ngayon, hindi siya itinuturing na isang mag-aaral ng anumang departamento, at sa sistema ng akademya, siya ay itinuturing na hindi nakarehistro. Mayroong 13 uri ng mga materyales para sa pagpino ng Heaven Mending Peel. Gayunpaman, 11 sa kanila ay medyo karaniwan at karaniwan. Hindi na kailangan pumunta sa exchange dahil ang Department of Pills ay may mga ito sa inventaryo nito. Ngunit, ang iba pang dalawa ay lubhang kakaunti. Ang isa ay isang poisonous spider herbal supplement at ang isa ay isang fire-attributed demon core sa itaas ng 7th antas. Ang Fairy Doctor ay nag-check sa system at walang ganoong bagay. Huwag pansinin ang 7th antas na fire-attributed demon core. Ang 7th antas na demonyong hayop ay napakalakas. Kahit na ang conscious splitting expert ay maaaring hindi manalo laban dito. Napakahalaga ng ganitong uri ng demon beast alchemy. Kung ito ay nahahati sa larangan ng digmaan, sino ang handang gamitin ito? 3 beses na itong nakuha ng Fairy Doctor noon. Tinulungan siya ng kanyang ninong na si Gilbert para makuha ito. Ang poisonous spider herbal supplement ay napakabihirang din. Ito ay isang uri ng nakakalaso na damo na tumubo sa likod ng isang napakalaso na gagamba. Ito ay tiyak na hindi maaaring isang ordinaryong makamandag na gagamba ngunit isang bihirang pulang ulo na magic spider na naninirahan sa isang pugad. Sa kasalukuyan, ang ganitong uri ng gagamba ay lumitaw lamang sa loob ng ilang mga lihim na kaharian at sinaunang mga hangganan. Kaya ito ay isa pang material na halos mahirap hanapin.
Sabi ng fairy doctor na may halong pagkadismaya, sa katunayan, sinabi ko sa mga tao sa bodega noon na bantayan ang dalawang materyales na ito. Kung available ang mga ito, hahanapin nila ako. Ngayon parang wala na. Kung ang isa ay hindi isang sobrang eksperto, mahirap lang makuha ang ganitong uri ng bagay. Sinabi ni Alex, ang pagpino sa Heaven Mending Peel ay hindi kinakailangang nangangailangan ng makamandag na spider herbal supplement. Sa katunayan, maaari itong palitan ng ibang bagay. Natigilan ang fairy doctor. Pwede bang palitan? Hindi ko alam na ang mga sangkap sa isang race ata ay maaaring palitan. Tumawa si Alex, sis Winslet, ang race ata na ito, sa katunayan, ay katulad ng race ata ng Chinese medicine. Hindi ito nakalagay sa bato dahil ang bawat pill na pinino ng bawat alchemist ay hindi magiging pareho. Ang race ata na ito ay orihinal na nilikha ng alchemist. Bago ito, wala. Kaya karamihan ay gumagamit ng kaunting sentido common para gawin ito. Gulat na napatingin kay Alex ang fairy doctor. Ngunit upang maabot ang antas ng pagbabago ng mga materyales sa race ata ay nangangailangan ng isang napakakomprehensibo at malalim na kaalaman sa mga materyales na panggamot at alchemy. Hindi bababasa, ito ay lamang kapag ikaw ay isang antas ng walo o mas mataas na mahusay na alchemist na maaari mong gawin ito. Baka isa kang level 8 na dakilang alchemist. Umiling si Alex. Hindi ako, pero kaya kong ihalo. Sasabihin ko sa iyo ang ilang mga materyales. Maaari mong tingnan kung mayroon. Mabuti. Sumunod, pinangalanan ni Alex ang ilang bagay, ngunit walang mahanap. Wala. Sa pagkakataong ito, wala na ring ibang pagpipilian si Alex. Lahat ba ng materyales sa malaking Flying Eagles Academy na ito? Dapat may iba pa, halimbawa, ilang materyales na maaaring hindi rin makilala ng mga tao sa bodega. Mayroong isa. Nakatambak lahat sa ibang lugar. Dadalhin kita doon para tingnan. Hindi nagtagal, dinala ng fairy doctor si Alex sa isa pang bodega. Bilang resulta, bago siya makapasok sa pinto, ang chaos bead sa isip palace ni Alex ay nag-vibrate ng marahas. Kabanata 1745. Ano? Ano yan? Natigilan si Alex at pagkatapos ay nagkaroon ng pagsabog ng penanabik. Mula sa lahat ng nakaraang karanasan, kung ano ang maaaring maging sanhi ng labis na reaksyon ng chaos bead ay talagang isang magandang bagay at si Alex ay naging walang katulad na nasa sabik tungkol sa inventaryo sa bodega na ito. Sa pasukan ng bodega ay ilang gwardya at manager. Nang makita ang diwata na doktor, agad silang yumuko at sumaludo. Ang isa sa mga nasa katanghaliang gulang na kababaihan, na malapad at mataba, ay nagsabi na may ngiti sa kanyang mukha, ito ang doktor ng diwata. Ano ang nagdala sa iyo dito? May nakita pa akong magpies na huni nung lumabas ako ngayon. Kaya ito ay dahil darating ang fairy doctor. Isang bihirang bisita. Please pumasok ka. Napatingin sa kanya si Alex at halos tumawa siya ng malakas. Ngayon ay nasa kalagitnaan ng taglamig. Paano nagkaroon ng magpies? Makatuwiran kung may mga maya. Tita Beck, naparito ako upang malaman ang mga angkop na materyales sa alchemy na magagamit sa bodega na ito, sabi ng fairy doctor na may belo at malinaw at malamig na boses. Gayunpaman, ang address na Tita Beck ay nagpasigla sa nasa katanghaliang gulang na babae, marahil dahil nadama niya ang labis na karangalan na talagang makilala siya ng fairy doctor. Agad na sinabi ng babae, walang problema, walang problema. Agad na dinala ng babae ang diwata na doktor sa bodega at sinulyapan din si Alex bago ito maingat na sinabi sa diwata na doktor. Diwata doktor, ang aking asawa ay may problema sa kanyang pagtatanim noon. Maaari ka bang tumulong sa pagpino ng soul nurture and peel? Tumalikod si Alex at tumawa siya ng tahimik. So, may request siya. Hindi katakataka na siya ay masigasig. Hindi alam ni Alex na ang mga alchemist ay kakaunti ang mga talento, lalo na ang mga alchemist na may mataas na antas. Maraming tao ang nasuhulan at nagbigay sa kanila ng mga bagay-bagay para lang humingi ng pills kung kinakailangan. Iyon ang dahilan kung bakit napakataas ng katayuan ng fairy doctor at hindi ito dahil mayroon siyang principal para sa isang ninong. Hindi interesado si Alex na maglaan ng mas maraming oras kay Tita Beck.
Sa katunayan, mula sa sandaling pumasok siya sa bodega na ito, ang chaos bid sa kanyang isip na palasyo ay nakakabaliw na nagre-react, nanginginig ng desperadong parang gusto nitong sumabog mula sa loob ng kanyang palasyo ng isip. Ang mas ikinagulat ni Alex ay sa pagkakataong ito, hindi lamang ang chaos bid ang nag-vibrate, ngunit ang ulap ng berdeng masa ng hangin sa tabi ng chaos bid ay naging hindi pangkaraniwang aktibo. Iyon. Ano ba talaga iyon? Tumingin si Alex sa loob ng palasyo ng isip at sinulyapan ang berdeng hangin. Ito ang kakaibang kahoy na bloke na nakuha niya noong huling pagkakataon sa Hygieia Valley, na kalaunan ay naging berdeng ilaw at pumasok sa kanyang isip palasyo at hindi na lumabas mula noon. Hindi alam ni Alex kung ano talaga iyon. May hinahanap din kaya ito. Sinubukan ni Alex ang lahat ng kanyang makakaya upang itago ang kakaibang paggalaw sa kanyang katawan at ang kanyang mga mata ay nakakuha ng espiritual na enerhiya upang mag-scan sa bodega. Hindi nagtagal, napatitig ang kanyang mga mata sa pinakaloob na bahagi ng bodega. Ang mga pandama ng chaos bid ay nakaturo sa loob. Tinulak ng fairy doctor si Alex. Well, may magagamit ba dito? Tinakpan ni Alex ang kanyang noo at sinabing, masyadong malaki ang bodega na ito. Kailangan kong maglaan ng oras para tingnan ito. Medyo nagulat si Tita Beck sa kanyang sinabi. Akala niya si Alex ay estudyante ng fairy doctor pero bakit parang ang fairy doctor ang nagbigay ng importansya sa lalaking ito? Bakit kailangan niyang itanong sa kanya ang ganitong bagay? Tumango ang fairy doctor. Ang sinaunang hangganan ay lumitaw 30 taon na ang nakalilipas, ngunit ang aming pananaliksik sa sinaunang hangganan ay limitado sa 30 taon na ito. Sa loob, maraming makalangit na kayamanan at kapakipakinabang na mga bagay na maaaring hindi makilala ng isa. Lahat sila ay nakatambak at hindi natin matukoy ang mabuti o masama at ang ilan ay medyo espesyal ngunit hindi magagamit. Tingnan natin kung ilang piraso ang makikilala mo. Si Alex ay maglalakad sa kanto. Pero ngayong sinabi na ng fairy doctor, casual niyang nilainggan sila. Nakakagulat talaga. Nasa kaliwang posisyon lang niya ang isang pulang ulap na magic crystal na kasing laki ng ulo ng tao. Ang bagay na ito ay pula at sa labas ay maulap na mga pattern. Maaaring hindi ito makilala ng mga ordinaryong tao, ngunit mayroon siyang mana ng Ultimate Book of Medicine. Sa loob ay isang malawak na iba't ibang mga materyales. Ang ganitong uri ng mahiwagang kristal ay magandang materyal para sa paglinang ng mahika. Ito ay pinakaangkop para sa paggamit ni Luna. Kagad pagkatapos noon, nagulat na naman siya. May Heavenly Underworld Spider Egg sa tabi niya. Ang bagay na ito ay kahanga-hanga. Parang nabuhay. Kung ang isang Heavenly Underworld Spider ay napisa mula dito, ito ay magiging isang perpektong alagang hayop. Gayunpaman, hindi interesado si Alex sa ganitong uri ng makamandag na alagang hayop. Kagad pagkatapos nito, isang Ice Toad. Kabanata 1746. The Essence of the Earth Monarch, the Sky Pure Sun, at iba pa. Maraming bihirang materyales. Bagamat nakita niya ang mga materyales, hindi siya nag-iwas ng tingin at nagpanggap na hindi niya ito nakilala. Ang kaalaman ay kayamanan. Bagamat hindi mo sila kilala, kinikilala ko sila at alam ko ang kanilang mga halaga. May magagawa ako tungkol sa kanila sa susunod, ngunit ngayon ang pinakamahalagang bagay ay upang malutas ang isyu ng chaos bid at ang masa ng berdeng hangin sa loob ng palasyo ng isip. Nag-aalala siya na baka saisubog ang ulo ng dalawang ninuno kapag patuloy na humahaba ang isyu. Puntahan mo. Pumalik ka ulit. Di nagtagal, nakita na ni Alex ang pinagmulan ng lahat. Isang kahoy. Ito ay isang piraso ng madilim na kahoy, ngunit ang laki nito ay napakalaki. Ito ay isang daang beses na mas malaki kaysa sa nakuha ni Alex noong nakaraan. Ito na naman ang ganitong uri ng kahoy. Ano ba ang gamit nito? Habang naguguluhan si Alex, biglang nagbago. Ang masa ng berdeng ilaw sa palasyo ng isip ni Alex ay biglang lumabas sa glibele ni Alex. Sa isang whoosh, dumaloy ito sa itim na kahoy. Ang fairy doctor at Tita Beck ay tumingin lamang sa iba pang mga gamit sa bodega, kaya hindi nila namalayan ang ganoong pagbabago. Sa sumunod na segundo, biglang lumiwanag ang kahoy na bloke na sinugod ng berdeng ilaw.
isang bitik lang noong una. Kagad pagkatapos hindi mabilang na mga butil ng berdeng ilaw ang tumakip sa buong kahoy na bloke ng isang wash. Nagkaroon pa nga ng daloy ng liwanag na umiikot sa kahoy. Ah! Ano ito? Bakit biglang lumiwanag ang bagay na ito? Pati ang fairy doctor ay nabigla. Gayunpaman, naramdaman niya na ang aura na nagmumula sa kahoy ay malakas. Ito ay sinaunang ngunit walang hangganan. Buzz! Nang gusto niyang lumapit at tumingin ng mas malinaw, biglang sumabog mula sa kahoy ang isang pagsabog ng walang kapantay na enerhiya. Sandaling yumanig ang buong bodega. Ang bugzo ng enerhiya na iyon ay nagpatamba kay Alex, ang fairy doctor, at Tita Beck doon at pagkatapos. Kagad pagkatapos, ang ilang tauhan na nagbabantay sa pasukan sa labas ay agad ding nahimite at nawala ng malay. Tulad ng hindi nakita ni Alex at ng iba pa, ang ilaw sa kahoy ay kumikinang ng matindi na may hindi mabilang na mga sinaunang rune na umiikot dito. Makalipas ang kalahating minuto, ang kakaibang bloke ng kahoy na mahigit 10 metro ang haba ay naging mas malaking masa ng berdeng liwanag at mabangis na sumugod sa palasyo ng isip ni Alex. Sa susunod na segundo, ang chaos bead sa kanyang isip na palasyo ay nanginginig ng marahas at sumanib sa masa ng berdeng ilaw sa isa. Matapos ang hindi malamang panahon, ang fairy doctor ang unang nagising. Tinapa niya ang kanyang ulo at tulalang tumingin sa lugar na may matinding kumikinang na liwanag kanina. Dahil dito, napagtanto niyang wala na ang kumikinang na bagay kanina. Maya-maya pa, nakita niya sina Alex at Tita Beck na nakahandusay na rin sa lupa. Kaya naman, dali-dali niyang Inal Alliance si Alex gamit ang kanyang mga braso. Alex Rockefeller. Alex. Rockefeller, gumising ka, okay. Hindi nagising si Alex. Gayunpaman, nagising si Tita Beck. Sumigaw siya, anong nangyari? Ano ang nangyayari? The asterisk man, halimaw ba iyon? Sa kabila ng matagal na pagsigaw, hindi man lang siya inabala ng fairy doctor. Saka lang siya kumalma at tumingin kay Alex. Matapos gamitin ang kanyang kamay para tingnan ang hininga nito, nakahinga siya ng maluwag. Magaling siya. Hindi siya patay. Instructor Fairy Doctor, estudyante mo ba ito? Nang makita ang nag-aalalang hitsura ng Fairy Doctor, naisip pa ni Tita Beck na boyfriend niya ito. Tumango ang Fairy Doctor. Samantala, ang banal na kamalayan ni Alex ay lumubog na ngayon sa palasyo ng isip. Agad siyang natigilan matapos makita ang sitwasyon sa loob. Laking gulat niya nang may nakita siyang puno sa palasyo ng isip. Kabanata 1747. Laking gulat ni Alex. Hindi pa siya nakakita ng sino mang maaaring magtanim ng puno sa palasyo ng isip. Wala ring lupa sa kanyang isip palasyo. Anong uri ng puno ito? Pagkatapos niyang maglibot sa puno ay mas nagulat siya. Sa gulat niya, ang kanyang sirasirang chaos bead ay nakasabit sa puno na parang prutas. Ito ay naging isang puno. Ano ang nangyayari? Ang puno ay hindi kalakihan at ito ay mas maikli kaysa sa kanya. Gayunpaman, ito ay isang tunay na puno na may mga dahon at isang puno. Ang mga ugat ay hindi makita. Hindi niya maiisip kung anong uri ng bagay ang nakatago sa ilalim ng kanyang isip palasyo. Ang punong iyon ay isang uri ng hayop na hindi pa niya nakita. May mga kakaibang rune pa nga sa trunk. Ang mga rune na ito ay iba sa mga nakilala niya. Gayunpaman, sa sandaling ang kanyang banal na kamalayan ay lumapit dito, naramdaman niya ang isang pakiramdam ng pagpapalagayang loob. Ito ay napaka-komportable at palakaibigan. Bukod dito, ang puno ay napapaligiran ng kung anong malabo. Hindi niya matukoy kung ano iyon, ngunit mayroon itong isang sinaunang ngunit walang hangganang aura na nagpanginag sa kanyang puso. Nang ang kanyang banal na kamalayan ay lumakad ng kaunti upang hawakan ang material, isang hindi pa nagagawang pakiramdam ang biglang bumulwak sa susunod na sandali. Ang kanyang banal na kamalayan ay tila tumalon sa kumukulong tubig. Hindi, ito ay nasa lava. Sa sobrang init ay napatalon siya sa gulat at nagmamadaling umatras paatras. Gayunpaman, isang tipak ng kulay abong hangin ang pumaligid sa kanya at nahukay sa kanyang banal na kamalayan. Sa sandaling iyon, siya ay nasa malungkot na sakit at patuloy na sumisigaw. Tapos na ako.
Mamamatay ako. Dahil dito, tila nakaranas siya ng libo-libong pagkamatay. Ang kanyang banal na kamalayan ay tila nasira at muling na isa-isa matapos maputol ng libo-libong talem. Ang proseso ng pagkawasak at pagsasama ay paulit-ulit. Desperado na sinubukan ni Alex na paalisan ang masa ng abuhing ambon. Sa huli, hindi lang niya ito nabigo kundi ang ambon na nakapalibot sa puno ay unti-unting lumaki at binalot siya sa loob nito. Isang salita na lang ang natitira sa kanyang kamalayan sakit. Si Richard Asterisk. Alex Rockefeller, Alex Rockefeller. Patuloy na inalog ng fairy doctor ang katawan ni Alex, sinusuri ang kanyang pulso at sinisiyasat ang kanyang mga mag-aaral. Dahil isa siyang fairy doctor, natural, hinabol niya rin ang mga kasanayang medikal. Gayunpaman, ito ay kakaiba. Ang espiritual na kapangyarihan sa katawan ni Alex ay patuloy na gumagala ng mabilis na parang kidlat. May kakaibang enerhiya pang ang umiikot dito pero hindi na lang siya nagising. Nang ihatid niya ang kanyang espiritual na kapangyarihan sa katawan ni Alex, tumalbog ito sa kakaiba, abnormal na enerhiya. Ano ang nangyayari? Maaaring may isang uri ng hindi kilalang halimaw ang pumasok sa kanyang katawan at kinukuha ang kanyang kaluluwa. Bulalas ni Tita Beck, Instructor Fairy Doctor, ano ang nangyayari sa iyong estudyante? Hindi kaya nauugnay ito sa berdeng ilaw kanina? Ah, nakatayo siya malapit dito kanina lang. Hindi siya inatake o sinalakay ng ilang masamang nilalang, tama ba? Niyakap ng Fairy Doctor si Alex at nagtanong na may tame time na ekspresyon, ano ang kumikinang na bagay na iyon ngayon? Sabi ni Tita Beck, hindi ko rin alam. Kung alam ko lang, hindi sana ito inilagay dito. Ito ba ay isang masamang chi? Narinig ko na mayroong isang uri ng halaman na maaaring linangin ang sarili upang maging isang espirito. Maaaring ang kahoy na bloke ay isang kahoy na demonyo. Sandaling natigilan ang diwata na doktor. Lalong naging komplikado ang ekspresyon niya. Gayunpaman, wala rin siyang magawa sa gayong mga kalagayan. May ganoong posibilidad. Ibalik ko muna siya. Madaling binuhat ng fairy doctor si Alex. Pagkatapos, hindi niya nakalimutang paalalahanan si Tita Beck. Huwag mong sabihin kahit kanino ang tungkol sa nangyari dito ngayon para maiwasang magdulot ng hindi kinakailangang panik. Agad namang tumango si Tita Beck. Huwag kang mag-alala. Tikom ang bibig ko. Instructor Fairy Doctor, tungkol sa soul nourishing pill ng asawa ko. Paano magkakaroon ng paglilibang ang doktor ng diwata na gumawa ng tableta para sa kanyang asawa ngayon? Kaya sinabi niya, hanapin mo ako sa opisina at dalhin ang mga materyales sa isang linggo. Si Tita Beck ay lubos na nagpapasalamat doon at pagkatapos. Pagkatapos noon, kinuha ng fairy doctor si Alex at mabilis na bumalik sa kanyang tirahan. Sabik na sabik siya. Dahil si Alex ang pag-asa niya. Hindi lang niya ito matutulungan na umunlad pa sa alchemy, ngunit ang pinakamahalaga, maaari rin niyang i-conculate ang heaven mending pill. Kung dalawang araw lang ang nakalipas, hindi siya maniniwala kay Alex nang sabihin ito sa kanya na kaya niyang i-conculate ang heaven mending pill. Mayroon kang mahusay na mga talento at mabilis na makakagawa ng isang caldero ng blood energy pill na 100% na kadalisayan ng hindi ito sinisinghot. Ngunit ang heaven mending pill ay isang 5th grade pill at ang kinakailangan ay napakataas. Hindi ito isang bagay na basta-basta nagagawang matagumpay. Gayunpaman, lubos siyang nakumbinsi ni Alex kagabi. Ang ilang mga karanasan sa pagkonkoksyon ng tableta at maliliit na trick na sinabi niya ay tiyak na isang bagay na tanging isang eksperto sa pagkonkoksyon ng tableta ang makakaintindi. Ang isang layko ay sasali lamang sa kasiyahan, samantalang ang isang eksperto ay mauunawaan ang diwa nito. Ang fairy doctor ay isang dalubhasa sa alchemy. Matapos pakinggan ang mga salita ni Alex, bigla siyang naliwanagan. Kaya naman, labis siyang nabalisa nang biglang nahimite si Alex ngayon. Pagdating sa kanyang tirahan. Kabanata 1748. Hindi pa rin nagigising si Alex Rockefeller. Sa wakas, may naisip ang fairy doctor. Ito ay isang uri ng tableta, isang tabletang pang-apat na baitang na tinatawag na resuscitation pill.
Kung may masamang nilalang na sumalakay kay Alex at pagkatapos ay gustong lumunin ang kanyang kaluluwa, kung gayon ang resuscitation pill ay isang bagay na makakatulong sa kanya. Sa kasamaang palad, ang fairy doctor ay walang resuscitation pill o stock kaya't nagagawa niya lamang ito sa lugar. Igit pa rito, kailangan niyang maging mabilis. Agad niyang kinuha ang dedicated na cellphone para sa Flying Eagles Academy at tinawagan si Jane. Jane, pumunta ka ngayon sa material room at tulungan mo akong ihanda ang mga materyales para sa concoction ng resuscitation pill. Gusto ko silang makita sa loob ng 5 minuto. Ha? Instructor, bakit gusto mong gumawa ng resuscitation pill? Nagulat si Jane. Sabik na sabik ang diwata na doktor at wala nang panahon para magpaliwanag ng husto. Bakit ba ang dami mong tanong? Bilisin mo at umalis ka na. Kahit sobrang sama ng loob ni Jane, mabilis pa rin siyang pumayag. Makalipas ang 5 minuto, sumugod ang fairy doctor para hanapin siya. Jane, handa na ba ang mga materyales? Sabi ni Jane, may isa pa rin na hindi ko mahanap. Mangyaring maghintay ng ilang sandali. Dahil nababalisa ang doktor ng diwata, hindi niya napigilan ang kanyang init ng ulo at sinabing, ano ang nangyayari sa iyo? Ang mga materyales para sa resuscitation pill ay hindi bihira o kakaunting mga bagay. Hindi mo man lang maihanda ang lahat sa loob ng 5 minuto. Paano ka magiging assistant? Nang marinig ni Jane ang mga ganoong salita, lumubog ang kanyang puso. Agad niyang naalala ang mga salita ni Michael Lawrence. Okay, nahanap ko na. Matapos makolekta ang lahat ng mga materyales, iniabot ito ni Jane sa fairy doctor. Kinuha sila ng fairy doctor at nagtungo kaagad sa pill room. Hindi siya pumunta sa elixir tower dahil mayroon siyang silid ng tableta. Igit pa rito, ang pill room na ito ay ginawa para sa kanyang sarili at ang success rate ng kanyang pill concoction sa pill room ay mas mataas kaysa sa elixir tower. Si Jane, na nakasunod sa kanyang likuran, ay hindi maiwasang magtanong, Instructor, ang resuscitation pill ay hindi sikat. Ano ang gagawin mo sa concocted pill? Nagsalita ang fairy doctor, si Alex Rockefeller ay nasugatan at walang malay. Kailangan kong gamitin ang resuscitation pill para iligtas siya. Ano? Agad namang natigilan si Jane. Si Alex Rockefeller ay nasugatan at walang malay. Haha, ito ay masyadong mahusay. Ang munting brute na ito ay nag-alala lang sa akin pagkarating sa akademya. Buti na lang nasa coma siya. It'd be the best kung hindi na siya magising at tuluyang makoma. Noon, naisip din niyang mahal na ngayon ng fairy doctor ang bago at kinasusuklaman ang luma. Simula nang narito ang beastard na si Alex, siya ay tinatrato na siya na parang hamak na damo. Tama si Michael. Maya-maya, papalitan na siya ng lalaking ito. Habang nag-iisip siya, nakagawa na siya ng desisyon. Noong naghahanda na ang doktor ng diwata sa paggawa ng tableta, nagtimpla si Yoni ng 1 tasa ng kape para sa doktor ng diwata. Pagkatapos, palihim niyang inilabas ang gamot na binigay sa kanya ni Michael kanina at inihulog sa kape bago hinalo ng maayos. Instructor, nagtimpla ako ng 1 tasa ng kape para sa iyo. Dapat mong inumin ito para ma-refresh ang iyong sarili. Ang concoction ng resuscitation pill ay nangangailangan ng hindi bababa sa 2 oras at hindi ka maaaring magkamali sa oras na iyon. Tumango ang fairy doctor. Hindi na siya nag-iisip pa at ininom ang kape sa 1 lagok. Nang makita ni Jay na matapos siyang uminom ay bahagyang umangat ang gilid ng kanyang bibig. Then, she said, Instructor, then I won't bother with your pill concoction. Magbabantay ako sa labas. Tawagan mo lang ako kung may kailangan ka. Sige. Hindi nagtagal pagkalabas ni Jane ng silid, ang diwata na doktor na nagsisimula ng hawakan ang mga halamang gamot ay marahas na umiling at naramdamang may hindi tama. Itong kape, Jane. Nagulat ang fairy doctor nang mapagtanto niya ang nangyayari. Gayunpaman, ang epekto ng gamot ay masyadong malakas. Sa sandaling iyon, halos hindi niya mapigilan ang sarili. Kabanata 1749. Jane, ano ang pinakain mo sa akin? Ang fairy doctor ay mahusay sa medisina at ang kanyang alchemy ay kasalukuyang kilala bilang ang pinakamahusay sa Amerika.
Paanong hindi niya malalaman na nakadroga siya nang maramdaman niya ang kakaibang pakiramdam sa kanyang katawan sa sandaling ito? Bukod dito, masasabing napakalakas ng epekto ng gamot. Agad nitong pinapasok ang mga tao sa estado. Sa sandaling ito, ang mukha ng diwata na doktor ay namumula at ang kanyang buong leeg ay namumula rin. She yelled and knocked the pill concoction materials in front of her. Ngayon, wala nang ibang mahalaga para sa kanya. Ang mahalaga ay kailangan niya ng lalaki. Natanggal ang belo sa mukha niya at nasira ang damit. Sa sandaling ito, nontog siya sa sulok ng mesa. Nang medyo huminahon na siya sa sakit, agad niyang kinagat ang kanyang dila. Kasabay nito, hindi na naghintay si Jane sa pasukan ng pill room. Sa halip, hinanap niya si Michael Lawrence at sinabing, "Bro Michael, tapos na. Inubos na ng fairy doctor ang bagay na ibinigay mo sa akin ngayon." Siya ngayon ay nasa pill room at tila mayroon na siyang simula. Bukod dito, narinig ko na ang Rockefeller guy ay tila nasugatan at walang malay. Dapat nasa bahay siya ng fairy doctor ngayon. Hindi nag-iisa si Michael. Sa kwarto niya, may ibang tao, ito ay walang iba kundi si Spencer Queen. Nang matapos magsalita si Jane, napagtanto niyang may ibang tao sa silid. Napasigaw siya sa gulat doon at pagkatapos. Masayang sabi ni Michael, "Don't worry, this is my dad's confidant." Siya ay tinatawag na Spencer Queen. "Sis Jane, magaling ka. Hindi ko ine-expect na ganito ka-efficient. Talagang kaya mo. May nakita ka ba noong pumunta ka dito?" Sabi ni Jane, "Hindi, huwag kang mag-alala. Lalo akong nag-iingat." Nakangiting sabi ni Michael, "Maganda kung ganoon." Medyo kinilabutan si Jane habang nagtanong, "Bro Michael, may mangyayari ba?" Pagdating ng panahon, malalaman ng fairy doctor na ako ang nagdroga sa kanya. "Ikaw, maaari ka bang gumawa ng agarang pag-aayos upang hayaan akong umalis sa akademya at pumunta sa lugar ng iyong ama?" Tumawa si Michael habang sinabi, "Hindi na kailangang pumunta sa lugar ng aking ama." "Ha? Bakit?" "Dahil ang isang patay na tao ay hindi kailangang pumunta sa lugar ng aking ama." "Ano ang sinabi mo?" Biglang natauhan si Jane. Gusto siyang patayin ni Michael Lawrence. Sa isang iglap, labis siyang nanghinayang dahil namutla ang kanyang mukha. Gusto niyang tumalikod at tumakbo palayo, ngunit paano siya makakatakas mula roon? Bago pa mahawakan ng kamay niya ang doorknob, sinalo siya ni Spencer at agad na tinapik ang acupoint niya. Sinabi ni Spencer kay Michael, "Ang tagal kong hindi nagagalaw ng babae. Kahit na ang babaeng ito ay hindi maihahambing sa fairy doctor, isa rin siyang magandang consolation prize. Young master, bilisin mo at hanapin mo ang fairy doctor. Magsaya ka. Tandaan, idikit ang anting-anting na iyon sa doktor ng diwata at pagkatapos ay kumuha ng video. Ito ay ebidensya. Kapag napag-usapan mamaya, si young master ang magiging biktima at ang doktor ng diwata ang siyang ipipilit ang sarili sa isang lalaki sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang mataas na cultivation base. Kung ang isang tao ay kailangang magsisi, ito ay ang fairy doctor. Tumango si Michael. "Naiintindihan ko. Ang doktor ng diwata ay kapatid na babae ni Principal Henderson. Ang pagkakakilanlan na ito lamang ang naging dahilan upang bumigay ang mga binti ni Michael. Kaya naman, gumawa siya ng iba't ibang pandaraya. Kung hindi, hiniling niya kay Spencer na patumbahin ang fairy doctor para mapilitan siya nito. Pupunta ako ngayon." Kinawayan ni Michael ang kanyang kamay at naglakad patungo sa tailor-made pill room ng fairy doctor. Samantala, tumingin si Spencer kay Jane habang marahang sinusuklay ng mga daliri ang makinis nitong mukha. "Trill, beauty, laro tayo. Kung masunurin ka, baka iligtas ko ang buhay mo." Sa sinabi ni Spencer, pinunit niya ang damit niya. Pinuhat niya ito sa kanyang mga bisig at pumasok sa silid. Dalawang agos ng panghihinayang na luha ang dahan-dahang dumausga sa mukha ni Jane. Sa kasamaang palad, kahit na gusto niyang humingi ng tulong sa fairy doctor, wala siyang magawa. Si Richard Asterisk. Tuwang-tuwang naglakad si Michael patungo sa pill room ng fairy doctor. Ito ay naging 7 taon. Si Michael Lawrence ay pumasok sa Flying Eagles Academy 7 taon na ang nakararaan.
Mula nang makita niya ang hitsura ng diwata na doktor sa unang pagkakataon, siya ay labis na natulala sa kanya. Gayunpaman, hindi pa niya nahawakan ang kamay ng fairy doctor sa nakalipas na 7 taon. Ang fairy doctor ay god sister ni Principal Henderson at nagkaroon ng magandang relasyon kay Jade Benmore. Dahil doon lang, hindi naglakas loob si Michael na kumilos ng walang ingat. Kabanata 1750. Igit sa lahat, ang diwata na doktor ay dalisay at marangal. Never siyang nakipag-eskandalo sa isang lalaki. Siya ay punong-puno ng enerhiya ng engkanto na ang mga lalaki ay hindi maglalakas loob na dungisan siya. Gayunpaman, ang oras na ito ay naiiba. Ang hitsura ni Alex ay sumaire sa enerhiya ng diwata at nahawahan siya ng hangin ng kaharian ng tao na naging dahilan upang magkaroon siya ng pagnanasa ng isang babae sa isang lalaki. Ang pinakakasuklam-suklam na bagay ay ang hindi niya gusto sa kanya ngunit sa halip ay nakasama ang mongrel na iyon. Ito ay isang bagay na hindi niya kayang tiisin. Kaya naman, kailangan niyang mag-strike muna para maneg. Sa sandaling ito, ang punong guro ng Flying Eagles Academy ay wala sa paligid at ang mga eksperto ay nasa labas. Nagpunta rin si Jade Benmore sa Myriad Demon Valley kaya malamang na hindi siya makaalis dito. Ang tiyempo, lugar at mga kalagayang panlipunan ay lahat ay nakahanay sa kanyang pabor. Siya ay nagpa siya na subukan ito. Nakarating na siya sa pill room. Gayunpaman, nang bubuksan na sana ni Michael ang pinto ng pill room, biglang itinulak ang pinto. Ang malakas na pagkabigla ay nagtapon kay Michael. Pagkatapos nakita niya ang gusot na diwata na doktor na nagmamadaling lumabas ng silid. Namumula ang kanyang mga mata dahil sa pagpasok ng gamot. Gayunpaman, may dugo sa kanyang mga balikat. Maliwanag, sinubukan niyang panatilihin ang kanyang katinoan sa pamamagitan ng pananakit sa kanyang sarili. Pagkatapos magmadaling lumabas ng pill room, nagmamadali siyang tinungo ang kanyang tirahan. Hindi nakaramdam ng galit si Michael. Sa halip, tuwang-tuwa siya. Pinatunayan nito na hindi na napigilan ng diwata na doktor ang sarili. Napaka-epektibo ng gamot na ibinigay sa kanya ni Spencer. Bukod dito, tahimik niyang inilagay ang anteng-anteng sa doktor ng diwata kaya hindi siya nakatakas sa kanya. Maya-maya pa ay naabutan niya ito. Si Richard Asterisk. Sa sandaling ito, tuluyang nagising si Alex. Nang bumalik ang kanyang divine consciousness sa kanyang katawan, naramdaman niya na parang habang buhay na siyang nawala sa mundo. Ang kanyang banal na kamalayan ay nakaranas ng milyon-milyong siklo ng buhay at kamatayan. Ito ay nabasag at muling pinagsama. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mabubuhay pa siya matapos itong masira at muling maisama. Isa itong himala. Gayunpaman, pagkatapos na maibalik ng kanyang banal na kamalayan ang kanyang katawan, ang sakit ay humupa at ang kaligayahan ay lumabas mula sa lalim ng kasawian. Sa kanyang pagtataka, napagtanto niya na ang kanyang banal na kamalayan ay gumawa ng isang makabuluhang pagsulong at ito ay hindi bababa sa 10 beses na mas malakas ngayon. Sa nakaraan, ang kanyang banal na kamalayan ay maaaring umabot ng hanggang 100 metro ang layo. Ngayon, naramdaman niya kagad ang anumang paggalaw sa loob ng 1 kilometro. Pumuti na rin ang kanyang paningin at pandinig. Ito ay dahil ang kanyang katawan ay sumunod at sumailalim sa mga pagbabago. Pasunod nito, tumaas din ang kanyang mental power. Nagulat siya nang makitang wala na siya sa beginner core formation stage. Sa halip, agad siyang umaban sa yugto ng peak core formation. Ito ay isang hakbang ang layo mula sa yugto ng nascent soul. Chaos 3. Maaaring ang masa ng kulay abo-berdeng hangin ay ang enerhiya ng kaguluhan. Nang magkamalay si Alex, may bago siyang natutunan. Ang maliit na sapling na iyon ay ang Chaos 3 na maaaring gumawa ng Chaos Energy. Ito rin ang parent body ng Chaos Bead. Hindi katakataka na ang Chaos Bead ay kumilos ng napakalakas noong panahong iyon, ngunit ngayon ay nakabiti na ito sa Chaos 3. Kung talagang maibibigay nito sa akin ang enerhiya ng kaguluhan. Hindi lang maiisip ni Alex. Ito ay magiging isang windfall. Sa sandaling iyon, ang kanyang sentido ay na-trigger ng may isang figure na galit na sumugod sa bahay. Ito ay ang Fairy Doctor. Gayunpaman, malinaw na wala siya sa tamang kalagayan sa sandaling ito.
Namumula ang kanyang mukha at maging ang kanyang hininga ay mainit. Pagpasok niya sa entrance parang nakatutok siya kay Alex tapos parang kumalas siya sa mahigpit na pagkakahawak sa katinoan niya. Pagkatapos sinunggaban niya si Alex na parang tigre at itinulak siya sa sahig, kinalikan siya ng mariin. F**k. Sis Don, ano bang nangyayari sa'yo? Ano ang naiinom mo? Sa isang sulyap masasabi ni Alex na mali ang kanyang naiinom. Sa sandaling ito, sumunod si Michael. Nang makitang naghahalo sina Alex at ang doktor ng diwata, agad siyang naglipad sa galit. Bitawan mo siya. Gagawin kitang bangkay. Oh, yeah. Forget what they're doing, keep on doing.